Hello, good morning guys. So, nandito naman po tayo sa Yesha Homeworks. Then, excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So, ito pong video na ito is requested by Mama Nicole Jacinto ng La Vista Subdivision, Quezon City. So, shoutout sa iyo, ma'am. And thank you very much po at kami na pagkatiwalaan mo para mag-repair nung diban mo. The same time guys, dito sa video na ito, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na repair yung diban ni ma'am and then napalitan po na magandang cover. So, hope na makatulong po, especially those mga gustong mag-repair ng ganitong klase ng diban. So, before we start guys, so please share this video, leave a like and subscribe para po mas updated ka po sa mga ginagawa natin dito sa Yesha Homeworks. Again, thank you and see you soon! So guys, so ito yung gagawin natin ngayon. Ayun guys, so ito yung gagawin natin ngayon. Isang diban, ayan, na kulay beige na velvet cover. Then, papalitan natin na guys ng cover yan. And then, main concern ni ma'am. So, ayan, nabali yung mismong paa. Then, ayan, medyo loose na rin yung sira na yung mga cover. Then, marumi na. So, ayan guys, so, ayan. So, ayan guys, gawin natin to. Then, hope na magustuhan ni ma'am yung gagawin nating repair sa kanyang diban. So, okay guys, so tara, let's go! So ayun guys, nabaklas na natin yung diban ni ma'am. And then as usual dito sa Yesha Homeworks, so chine-check natin yung internal ng supa. So first, velvet cover, kulay beige. So ayan, palitin na rin, medyo may kadumihan at may mga nakita na tayo na sira. And then ito yung guys yung paa. So, kos ng pagkasira guys, so possible, inangat tapos bumagsak. So, kaya nagkaroon siya ng biyak. Pero okay pa naman yung kahoy niya guys, hindi naman siya nabiyak dito. So, dito lang naman siya natungkab. So, ang gagawin natin, papalitan natin yung pamakuan niya guys. Ayan, okay pa yung kahoy. Ito guys, ito yung pangilalim ng supa ng diban, so tissue, so instead na tissue ilalagay natin dito guys, so magkakalagay tayo dito ng Katrina cover. So makikita nyo rin sa unang video ko na kung ano yung pagkakaiba ng Katrina na kinakabit natin dito sa shop at yung tissue cover na dinalagay dito sa ilalim ng supa. So ayan. So mabilisan lang guys. So yung Katrina ay yung tissue fabric. So saglit lang po ito maputol. Ayan. Ayan oh. No? Malambot lang talaga siya. So ganun siya kadali mapunit.
Then, pakita ko sa inyo ilalim, guys. So, ito yung ilalim, guys. Yan. So, dito po nakapako yung ano, yung paa. So, nabasag na siya. Pero good thing naman po dito sa plywood, guys, hindi naman siya nabasa. So, hindi naman bumuka yung mismong plywood. So, ang gagawin natin dyan, guys, i-repair natin. So, maglalagay tayo ng tabla para doon natin ipapakatitin yung paa. So, hindi na natin dito ilalagay. So, ayan. All good pa naman po yung kahoy niya, guys, yung tabla niya hanggang doon sa taas. Okay pa. Ayan, oh. Bagong-bago pa. So, lalagyan natin ng brace yung paa, guys, para matibay. Then, lalagyan na rin natin yung kabilang paa, guys. Pero okay pa naman din yung paa na yun, guys. Pero para lang safe in case na mabasag o masira uli pa makuhan. So, may suporta na. So, lalagyan na rin natin yun, guys. So, for the meantime, ito po, focus natin dito, guys, para ayusin tong makuhan na to. And then, yun, plan natin dun sa paa. And then, yung next plan natin, guys, pagdating naman dito sa kutsyon. So, check natin yung foam, guys. So, sa upuan, guys, ang nakalagay lang sa kanya, yan, medya na foam. Napis. So, from dun sa sako. So, ganito lang siya kanipis, guys, yan. Yan. So, kaya mamaramdaman mo na rito yung kahoy. So, ito yung kahoy niya, guys. So, mula rito yung kahoy niya, yan. Ramdam mo na, ito yung kahoy. So, anong gagawin natin dito, guys? Maglalagay tayo ng foam dyan. As usual, Eurotex foam po yung gagamitin natin para pang matagalan. So, ito pong foam na to, S1 foam po siya. So, hindi po siya Eurotex. Pero, pwede na rin naman po. Sa ganito kasi ng mga ready-made. Plywood lang. So, dapat guys, ito umabot dito. Pero since hindi natin ano, hindi naman tayo yung gumawa ng sopa. So, kinapos siya dito hanggang dito lang siya. So, dapat hanggang dito. Kasi plywood to. So, ang gagawin natin guys, itong frame na to guys, ipapaabot natin dito by using text screw. So, ito guys, explain ko ha. Ito yung plano natin. And then, ito yung guys, yung texture. Okay, so ito, ibabaon natin dito. And then, papatagusin natin dito. Para yung kapit guys, nung pinakapaa. Yan. Dito siya kumapit. Dito sa frame. Ito yung frame guys, yan. Yan yung frame niya.
na dapat yung frame na to guys hanggang dito. Pero since tabla rin naman tong paa, yan, tabla din tong paa, so dito na lang natin i-text screw yan. So para maging matibay. So magbabaon tayo guys ng tatlong text screw dyan. Yun, sure na talaga na matibay na yung paa nung supa ni ma'am. So yan. So okay na. So tara guys, let's go! So yun guys, naayos na natin. And then, naikabit na natin yung frame support dun sa likod. Ayan. Ayan po, yung kahoy na to. And then, nakapako na rin po yan. Ito yan guys. Ayan, yung kahoy na nakapalang na yan. Ayan. And then, ito po yan. Napako na natin dito guys. And then, dinagyan pa natin ang text screw guys. Ayan. So, limang text screw, binaunan natin. Para dito, yung paa na to guys, kumuha na siya ng puwersa rito. Kasi since ito guys, nakakonekta to dito, sa pinaka frame nya, ito kasi plywood. So yan, kinonekta na natin siya dito. Dinikit na natin siya dito. So dito, ipever na ito, naupuan mo, yung paa hindi mo pepersa kasi bukod dito. Nung una kasi guys, dito lang siya kumukuha ng puwersa eh. So kaya bumigay yung paano kay ma'am kasi hindi nakakonekta dito. So ang ginawa natin, tinext screw natin to pupunta rito. So yan, magiging isa na lang po yung tibay niya. Same po dun sa kabila guys, linagyan na rin natin. Ayan. Limang text screw, yan guys. So yan, so talagang wala nang ugay yung paanong supa ni ma'am. Nung diban niya. So okay guys, so after nito guys, kuha na tayo ng foam, cover na natin yung supa ni ma'am, and then yung pinaka final, yung primary fabric na napili ni ma'am. So tara, check natin. Let's go! So yun guys, after natin ayusin na repairin yung supa ni ma'am, yung diban niya. So this time, dito tayo sa loob ng shop. So ito yung gagamitin nating panahe dun sa ano niya. Dun sa divan niya. And then ito yung gagamitin nating mga foam guys. Dun sa supa. So yan, Uratex. Uratex foam. And then, ito po yung napili na fabric ni ma'am. Which is a beige o light beige velvet. So yan. Then ito po yung napili na tela ni ma'am. Yan versus dun sa dati niyang tela. So ito yung medyo madumi na guys. Pero yung original color niyan guys, ito yung nasa gilid na yan, nasa side. Yan. Medyo light yung kulay nung bago. So yan. So medyo madami yan guys. Kasi ito yung partner nung ano niya, nung diban. So ayan, kaya medyo manipis yung foam nung diban kasi may nakapatong sa kanya na di sa east na ano foam. So itong klase ng foam nito guys, S1 foam, then meron siyang fiber fill. Ayan. Aso nga lang, dahil wala nakalagay na cover dun sa fiber fill, talaga nga dahil nag-sumayo yung ano yung velvet, yung cover niya, so nawala na rin sa alignment yung ano yung fiber fill. So sa nangyari, naipon-ipon yung iba, so hindi na spread out ng mabuti. Na then yan po yung cover, napapalitan din natin. So actually guys, same yung halos parehas yung kulay nung bago ni ma'am versus dun sa nakalagay na kutsyon o kusyon dun sa ibabaw ng diban. So, ayan. So, ngayon, papalitan natin to. And then, lalagyan pa natin to ng additional foam. Siyempre, lalagay natin is Uratex para pang cover dun sa S1 foam. Para mas tumagal. Tsaka, hindi maglagas na ganito, guys. So, makokoveran siya ng Uratex.
So, yan. Again, guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni ma'am yung gagawin natin dun sa diban niya. So, okay, guys. So, tara. Let's go! So, ayan guys. So, tinatahi naman natin ngayon yung cover nung cushion nung kay Mama Nicole. So, ayan. So, ayan guys. So, dinodobli tahi na natin. So, nung natahi natin na pagganito, then tinatahi uli natin na pagganyan. So, siya nga pala guys, tinanggalan natin yung piping. So, hindi na tayo nagpiping sa ganito. Since dun sa una kasi nating video na pinakita ko sa inyo, yung dating cover ni ma'am, isa nakapiping. So, the problem nga lang ng piping, dahil may cord siya, nawawala sa alignment yung sidings, lalo na pag cushion yung lalagyan. So, mas advisable talaga, o mas magandang tingnan sa diban with cushion na walang piping yung gilid. So, yan. And then, kung mapapansin ninyo, yung pagkakabit ng zipper, guys, so, pantay na pantay, compare dun sa una kong pinakita sa inyo na video. So, kaya po siya ganun, na naging pantay siya at maganda yung pagbata, isa, ginamita natin ng walking foot na makina. So, ang kagandaan po ng walking foot na makina, compare natin sa high speed na usual na ginagamit sa ibang upholstery shop, isa, kapag ka kasi walking foot, guys, so, tamang-tama lang yung bata ko, yung allowance ng batak nung mismong karayom. So, yan. Advice ko talaga kapag upholstery talaga dapat ano walking foot yung ginagamit. Yan. So, and then, maganda rin po sa walking foot kahit makakapal na tela, balat, or leather na may kasamang foam. Like nung ginagawa natin dito sa shop na gumagawa tayo ng cover ng Lazy Boy, so mas advisable talaga na gumamit tayo ng gumamit ng walking foot na makina. Ayan. Ayan. And then ito na po yung ano natin, yung mga sidings na gagawin natin doon sa diban. So, nung binaklas natin yung diban ni Ma'am Nicole, guys, so napansin natin. So, nung tinignan natin yung sidings nung diban, nung binaklas natin, pinastas natin yung sidings, napansin natin talaga yung mga sidings, magkaiba ng, actually, hindi pantay yung pagkakasukat. So, gumawa tayo ng bago, and then sinukatan natin din sa mismong diban ni Ma'am. And then, nag-allowance tayo, guys, para sa paglalagay ng foam. Kasi kung susundin natin yung same nung dating taba, so dating sukat nung unang nakabalot, so hindi magpipit kasi magdadagdag tayo ng foam, guys. So, ito yung foam na idadagdag natin, guys. Yan. So, yan. Uratex foam, guys. So, idadagdag natin yan dun sa cushion, tsaka idadagdag natin dun sa diban. So, yan. So, lahat po yan, ilalagay natin dun sa diban ni ma'am para bumalik yung dating taba o dating laki ng supa or magdag or mas mataba pa compare dun sa una. Okay, guys. So, tapusin natin to and hope na magustuhan ni Ma'am Nicole yung nagawa nating restoration or repair dun sa kanyang diban. So, okay, guys. So, tara. Let's go!